أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa lahat ng tumatahak ng landas na tuwid o tuwid na landas. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa kadakilaan ng kawang gawa. Ang kawang gawa ay napakalaking bagay sa pananampalatayang Islam. At may nakalaan dito na napakalaking gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay marami siyang pangako sa mga taong ginugugol nila ang kanilang kayamanan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga taong may katangiang pagiging bukas palad. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, sabi niya, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ng Allah, sabi niya, ma nakasat sadakatun min malin, hindi na kukulangan, hindi na babawasan ng kawang gawa ang kayamanan. So taliwas ito sa paniniwala ng ibang tao na kapag nagbigay ka, nababawasan ang kayamanan mo. So kaya makikita mo yung iba, ipinagdadamot nilang kanilang kayamanan. Kahit mismo yung mga tao nangangailangan, hindi nila binibigyan. Hindi nila tinutulungan dahil sa kanilang paniniwala, ang pagbibigay ng kawang gawa ay nakakabawas ito sa kanilang kayamanan. Subalit sa ating pananampalatayang Islam, mismong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi na hindi nababawasan ng kawang gawa ang kayamanan ng isang tao. Bagkos sa ibang hadis ng propeta nadadagdagan. Lalo pang dinadoble ng Panginoong Allah ang kanyang biyaya sa taong nagbibigay ng kawang gawa. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةٍ. Karugtong ng hadith. At hindi, at walang idinadagdag ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin dahil sa pagpapatawad, kundi kapangyarihan. So yung mga taong ang kanilang katangian ay mapagpatawad, pinapatawad nila ang mga taong nagkakasala sa kanila, ay binibigyan sila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng kapangyarihan. وَمَا تَوَادَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ. At walang tao, walang sino man na nagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi iniaangat siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga taong mapagkumbaba, sila yung mga taong iniaangat, itinataas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kawang gawa ay napakalaking bagay o napakaraming mabuting bagay na idinudulot ito sa tao. Kahit patay ng isang tao, matatanggap pa niya ang kabutihan at gantimpala ng kanyang kawang gawa na itinulong. Sa kondisyon siyempre na ibinigay niya ang kanyang kawang gawa alang-alang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pakitang tao. Kasi may mga taong nagbibigay ng kawang gawa, subalit ang kanilang layunin ay para mabanggit lang ng mga taong binigyan nila, sisikat sila, mababanggit ang kanilang pangalan sa TV halimbawa o sa radyo o sa diaryo, sisikat sila o sasabihin ng mga tao na
bukas palad, so yun ay hindi po maari at hindi yon tinatanggap ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. May isa pang hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Idha mata ibn Adam in qata'a amaluhu." Kapag namatay ang anak ni Adan, ang angkan ni Adan, diyan yung mga tao, mapuputol ng kanyang mga gawain maliban sa tatlong bagay. So, isa sa binanggit ng propeta Muhammad sa tatlong bagay na yun ay sadakatin jariya. Yung tuloy-tuloy na kawang gawa. Halimbawa, nagpagawa ka ng madrasa, nagpagawa ka ng kalsada, gumawa ka ng poso, patapos nakikinabang dito mga tao. So, yung mga ganung mga kawang gawa ay napakahalaga. At kahit patay ka na, tuloy-tuloy pa rin ang paggamit ng mga tao, tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap mo ng gantimpala kahit nasa libingan ka pa. O kahit nasa libingan ka na. So, napakahalaga. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sana ay ipagkaloob sa atin ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang ganitong napakagandang mga katangian ng samananampalataya. Na ito ang katangian ng mga taong nauna sa atin, mga salaf, tulad ng mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung mga taong hindi mga Muslim that time, nakita nila yung mga Muslim na napakabuti at napakaraming pumapasok sa pananampalatayang Islam dahil sa nakikita nilang ganda ng pananampalatayang Islam at ganda ng katangian ng mga taong mananampalataya sa pananampalatayang Islam. Hanggang dito na lamang, maraming salamat, naway nakinabang tayo sa ating paksa ngayon. Maraming salamat sa lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.